Hai mga kababa. So yeah, so this video is all about product I use para kung bakit ako nagkaroon ng glass skin. Yan. So, ayun, kung gusto nyo malaman ng product na ginagamit ko, please keep on watching. So, ayun mga kabebe, kung napanood nyo, kung ano, nanonood na kayo ng mga una kong, wait lang, may nabuong lipstick. So, ayun na nga, ba't tayo tanggal? So, ayun na nga, kung una pa lang nanonood na kayo ng mga vlog ko, ng mga videos ko na inupload ko sa YouTube, may kita nyo yung difference ng mukha ko noon sa mukha ko ngayon. Almost 1 month ko nang ginagamit tong product na to. At kung nakita nyo dati, yung mukha ko is, ang dami kong pimple marks dito. At yung dati, na mukha ko is oily talaga. Oily talaga siya. Pero ngayon, hindi na siya oily. At talagang ano siya, yung nagkikintab na, pero hindi siya oily. Yung masasabi mo talaga na glass skin. Eto, wala akong nilagay na foundation, na kahit anong product sa mukha ko, actually kakailamas ko lang. Yung itong pangkilay ko kasi is waterproof siya. So, ayun, di siya natanggal. So, yun, wala akong ginagamit sa mukha ko ngayon. Wala nakalagay sa mukha ko kahit ano. So, yan, makikita nyo. Yan. Hindi pa naman siya totally talaga na glass skin, pero nakita ko yung effect niya na sobrang ganda talaga. At talagang trusted ko tong product na to kasi wala pang 1 month siguro na ginagamit ko itong product na to. And sobrang ganda as in. Kaya until now, yun pa rin ang ginagamit ko. So, ayun na nga, ang dami kong dada. Ito, papakita ko na sa inyo. So, yan. Itong ginagamit ko na yan. Yan. Skin Made Shark Oil. Ito, kakabili ko lang ulit kasi yung isa kong Skin Made Shark Oil is naubos na. So, pangalawang bote ko na to ng 7.5 ml. ML. So, sana napanood nyo na yung vlog ko. Ginawa ko ng review itong Skin Made Shark Oil and i-link it down below para mapanood nyo yon. So, yon, nandun yung mga process na paggamit ko kung paano ko siya ginamit. Ha? Andun yung process kung paano ko siya ginamit. So, yon, ang gulo natin. Ang gulo ko. So, ayun, Skin Made Shark Oil. Ito lang. Kakabili ko lang na ito. Ginagawa ko every night. Ginagamit ko siya. Actually, hindi pa tuloy-tuloy yung paggamit ko nito kasi minsan, nakakalimutan ko siyang gamit. Nakakalimutan ko maglagay sa sobrang antok, sa sobrang pagod. Nakakalimutan ko siya. So, minsan, nangyayari, kunyari, maglalagay ako ngayon, tapos makalimutan ko bukas. Tapos, maglalagay uli ako ng kinabukasan na lang, ganun. Pero minsan naman tuloy-tuloy. Minsan continuous, minsan hindi. Pero maganda yung effect niya. Ano siya eh, micro-peeling. Meron siyang unting pagbabalat, pero hindi nakikita. Hindi siya, kumbaga, kahit ganyan lang, hindi mo makikita nagbabalat siya. Pero kapag nag-ilams ka ng face mo, nakikita mo, kunyari nagpupunas ka ng face mo, makikita na mayroon onting nagbabalat sa iyo. Then may redness siya, onting redness na nagaganap like ito. Yan, nakikita niyo ba? Yan, may redness ng onte. Dito talaga ako nagkakaroon ng pula-pula. So yan, empisngi ko, ano siya, medyo namumula siya, yung nagpipinkish. So yan, dahil dito 'yon sa Skin Made Shark Oil, kasi sobrang ganda talaga nito. And ano, hapde, may onte siyang hapde. Siyempre, natula sa mga, ano yun, mga nagbabalat, na may hapde siya ng onte. Pero yung ito naman, hindi siya hard talaga, nakagaya ng mga rejuve na over magbalat. Ito, hindi.
tama lang, sakto lang. Kung baga kapag nagtatrabaho ka, ayaw mo makikita na nagbabalot yung mukha mo, ito yung bagay na gamitin. And kung sobrang selan ka, maglagay ka lang ng moisturizer sa face mo, okay na siya. Ako ang ginagawa ko lang na nilalagay ko tuwing umaga is sunblock, yun lang. If ever na hindi ako mapaglagay ng sunblock, Nivea yung nilalagay ko, Nivea cream. Yun, dalawa lang na ginagamit ko na pang moisturizer. Kasi yung sunblock ko, diretso moisturizer na, moisturizer na siya. And yung Nivea, yun, yun lang. Then, after ko maglagay neto, before ako maglagay neto, yung ginagamit kong sabon is, ano ba to? Front Row na number 3. Wait lang, may bag ako dito ng Front Row. Ayan. Yan, nilagyan na ng kung ano-ano. Yan, yung Front Row. Yan yung ginagamit kong sabon. Number 3, yung ano niya. Yung number 3? Basta ilalagay ka na lang dito yung itsura niya. Yan, lalagay ko siya dito. Kasi wala na yung box eh. Natapon na. So, yun. Bumili kasi ako ng bago. Yung una kasi, binigyan lang ako ng mama ni Babe ng Front Row na sabon. Binigyan niya ako ng kalahati. Then, sinubukan ko. Sobrang ganda na effect niya. Sobra as in. Isa din yun sa kung bakit ako nagkaroon ng glass skin. Kasi, nagbabalat din siya. Although, sa kilikili, sa mga singit, actually, meron ako stretch marks. Pero yun yung nagpa-light ng stretch marks ko. At yung iba nawala dahil doon. So, ayun. Yung Front Row na yun, yung number 3, yung kulay orange na sabon. Ang ganda niyan, sobra. Yun naman, pag, syempre, lagi kong ginagamit. And binababad ko siya 5 minutes sa mukha ko. Sa buong katawan ko, 5 minutes. Then, habang tumatagal, lalo na kapag araw-araw kong ginagamit, kapag maya-maya din, nararamdaman ko sobrang hapdi na. Sobrang hapdi niya. Lalo na sa mga ganito. Sa noo, sa mga ganyan. Yun. Kasi pinofocus ko yung sabon na yun, lalo na sa mga nagkaroon ako ng mga pimple marks. So, ayun. Kung saan ko siya finocus, mas dun gumanda. Yan. Kaya nawala yung mga pimple marks ko dito. Dati kasi ang dami nun. Kung nanonood na kayo dati ng video ko, nakikita niyo na madami talaga. As in, ang pangit ang mukha ko dati kasi ang haggard-haggard tingnan. Pati hindi ganito kaputi. Kasi basta malaki yung difference. So, kukuha ako ng picture ko kung may makukuha ako na yung itsura ko dati, itsura ko ngayon, then i-insert ko na lang sa video na to. So, ayun. Paggamit ko naman nun, yun nga, everyday, pagising sa umaga, maghihilamos, then pag-aalis. Basta kapag maano ko na aalis ako, kailangan ko maghilamos. Kapag feeling ko oily, madumi yung mukha ko. Kapag bago matulog, yun, hihilamos ako. Then, after ng sabon, ito ng skin may charcoal. So, ayun mga kabebe. Nawala na yung mga dito ko na marami. Pati yung mga dito, yan, sobrang dami niya dati. Ngayon, unti na lang talaga siya. And hindi na ganun kakita. So, ayun, talagang nagpapasalamat talaga ako dito sa skin may charcoal na to, pati sa Front Row na sabon. So, disclaimer, hindi po ako sponsor ng mga product na to. Talagang, anong tawag doon? Trusted brand ko talaga sila. Kung bakit ako nagkaroon ng gantong skin sa aking face. So, yun. Excuse me, kakakain ko lang. So, ayun na mga kabebe. Kung gusto nyo na magkaroon ng glass skin, try nyo itong mga product na to. Siyempre, ano ko naman na iba-iba tayo ng skin type. Merong hiyang ako, kayo naman hindi. Yung iba naman, nagkakaroon lalo ng pimples, nagkakaroon lalo ng breakouts kapag ginagamit ito. Pero, siyempre, wag nyo rin, subukan nyo rin, itry nyo rin yung product na to. Malay nyo, pareho tayo na hiyang sa mga products na ginagamit ko. So, ayun, sana nakatulong ako sa inyo, mga kabebe. So, hanggang dito na lang muna ang aking video. So, ayun, sana nakatulong paulit-ulit. So, ayun, mga kabebe, huwag kakalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, at i-hit ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga videos. Bye-bye!